Yes guys, pag-uusapan natin ngayon ang words na ipakukulong kita. So, baka yun ay mga wordings na makaraniwang maririnig mo sa mga gustong magtimanda. Mabubulok ka sa kulungan. Yun, di ba? Ipakukulong kita at mabubulok ka. Teka lang kapatid, dahan-dahan lang. Mabago mo habihin yan, alamin muna natin yung mga dapat gawin or posibleng mangyari bago mangyari yung iniisip mo. Diba? So, ang unang tanong ay, ano bang kaso? So, mahalaga itong tandaan kung ano bang kaso ang ikakaso mo sa ipakukulong mo. Yan ba ay criminal, civil, o kung ano-ano pang kaso, bailable ba yan, non-bailable? Ngayon, kung may kaso ba talaga, ano ba, mayroon ka bang ebidensya? Matibay ba yung ebidensya mo? Prima facie evidence ba yan? Anong klaseng evidence mayroon ka? Napakaraming klaseng evidence. Pero isa lang yung lilinawin ko. Kung mayroon kang prima facie evidence or physical evidence, isa yan sa mga ebidensyang matibay. So, di ba? Ngayon, kung mayroon kang ebidensya, evidensya, mayroon ka bang witness? So, kasi ang witness ka po ay isa sa pinakamahalagang gagampanan pagdating sa kaso. Mahalaga yan. Sinasabi, kapag walang witness, walang kaso. Sa pelikula, common yan, ba? Lahat ng witness. Narinig nyo naman, hindi na bago, di ba? Kapag yung witness ay malaki, lalong-lalo na pag big time ng kalaban ay nawawala yung witness. I don't know what the reason behind. So, kayo na mag-judge. Hindi ko sasabihin. Wala akong sasabihin. No comments ako dyan. Okay? So, after sa isang senaryong yan, kailan ba matatapos ang kaso? So ngayon, ang kaso kapatid ay maaaring na isampa mo yan sa court. Pero another question, napakalaki question, kailan ba matatapos ang kaso? Kailan matatapos? Pwedeng isang taon yan, tatlong taon, limang taon, sampung taon, 15 years, 20 years, 25 years, or even 30 years. Kaso pa rin. Do you think, sa sarili mo, sustainable ba ang resource mo? Kaya mo bang mag-stay sa kaso? Even, complainant ka. Yes, complainant ka. Mayroon ka bang budget, pambayad sa abogado? Pipitsuging abogado, 5,000 pesos per appearance. 5,000 pesos. Ibukod natin yung mga abogado, mga big time. Acceptang fee pa lang nun, 100K. Isigurad natin yun. Doon tayo sa pinakamababang level na abogado. At kung aasa ka naman sa PAU, okay, mayroon din. Pero kayo na rin mag-research kung ano ang ibibigay na servisyo sa inyo ng PAU. Hindi ko nila lahat. So siguro, yung PAU ay napaka-andami rin nilang ginagawa. So, still assisted from PAU. Yeah. Sa duration pa lang ng kaso, matatakot ka na kung kailan matatapos. So doon pa lang, kabahan ka na. Diba? Oh, another question is, ano ba ang posibleng final sentence niyan? Ano ba? Ito ba ay prison correctional or capital penalties? Oh, yung pagkakaiba ng prison correctional, pag prison correctional po kasi, ang final sentence ng isang tao, ay ito yung mga tinatawag na, kaya nga correctional, di ba?
maaaring ma-qualified siya. Take note. Maaari or maaaring qualified siya sa probation. Namaya, susunod natin yung probation. At kapag capital offense, hindi siya qualified. In short, ang final sentence niya ay above 6 years and 1 day above. Maaaring reclusion perpetua, reclusion temporal, o basta mata mapagyat, life imprisonment, dalawang pagkabilanggo, yun po yung mga capital offense. So in short, kapag capital offense, yung penalty ay hindi siya qualified mag-apply ng provision. At pagkatapos ng final judgment, automatic, makukulong siya. Okay. Iyon ang pagkakaiba ng prison correctional at capital offense. So, kapag, number four question, probation. Kapag ang final sentence ay prison correctional, ay maaaring qualified po ito sa probation. At within 15 days after judge final judgment, ay mag-a-apply lang yan ng probation. Mag-a-apply lang ng probation yan. At makakalabas again ang suspect. Diba? Ang tagal-tagal mong inantay na magusto mong makulong, pupunta lang pala sa probation. So, ang tanong, sulit ba yung ginawa mo sa mahabang panahon? Nakakuha ka ba ng gusto mong hustisya, justice, sa iniisip mong noong una pa lang, ipakukulong kita at mabubulok ka sa kulungan? Sulit ba yung mga words na yon sa inyong palagay? Diba? Sa ngayon, napakaraming pending na kaso ang ating mga regional trial court, Supreme Court, Court of Appeal. Napakarami. At dadagdagan mo pa. Ano na lang mangyaya? Okay lang sila kasi tuloy naman yung sahod nila. Yung mga abogado dyan ay tuloy-tuloy naman ang sahod. But yung mga kliyente nilang gumagastos sa kanilang mga abogado, sa kanilang mga oras na nagsasacrifice, I think hindi sulit. Yun yung mga kapatid, no? So kayo na lang mag-judge kung saan kayo lalagay. Ang may suggestion ko lang, you know, kapag may kaso, magdemanda ka, but sa court, doon kayo makipag-settle para matapos na. Either man yan ay major offense or slight offense or tinatawag na pagdating sa penalty ay ano bang tawag nito? Prison correctional man yan or capital offense. Ang lagi kong best recommended yan ay mag-settle kayo sa court. Huwag lang siguro yung mga dangerous people talaga, ng mga murderer or homicide, delikado yun. Murderer ang nagkadelikado kasi yung homicide depende. Tulad ng vehicular accident with homicide. So, yun talaga yung accident naman. So, I think 50-50. And there is, wag lang yung murderer. Napakadelikado kung tao yun. Siguro pag mo ganun, yun naman talaga yung capital offense, ay hindi talaga yun makakapay. Pag mamabigat na kaso, capital offense. Yung guys, no? Kayo na po ang mag-judge sa sarili nyo. O kung kayo ay, I think sa ganitong scenario, sa ganitong step by step, ay nabigyan ko kayo ng linaw kung saan kayo lulugar. Mahirap po kayong magsisi kung siniisip mo lang, ayaw kong mag-ariglo. Ipakukulong kita habang buhay. Ipakukulong kitang habang buhay, ang kaso simple lang. Lagi mong sipatin, ano ba ang final judgment niyan at kailan ba matatapos yung kaso? O yan lang ang iisipin mo.
Huwag mong isipin yung ipakukulong kita dahil iniisip mo lang yun eh. Marami tayong paraan. Maraming privilege yung isang prison. Kahit na yung may final judgment na, may privilege pa. Nandiyan pa rin yung probation. So sa probation, maaari yung review eh, no? Marami tayong videos yan kung paano nag-work ang probation. Ito yung mga taong guilty, may final sentence na hindi lalagpas ng 6 years. Pwede silang qualified na qualified siyang mag-probation, lalong-lalo na kapag sila ay first offender. Ayan po. Kasi hindi sapat yung iniisip mo lang na makukulong siya. Mag-bail lang yan, wala na yan. Lalabas na yan. So, ikaw, ina-expect mo na more, hindi pala pwedeng mangyari. Iniisip mo lang pala yon. Okay? So, ask question and then mag-iwan lang po kayo ng comment kung meron kayong tanong regarding sa video to. At muli, ako nga pala si Pulisya ko at muling nagsasabi, hindi lahat ng criminalistic ay nagpupulis. Yung isa po ay nasa YouTube. Thank you for watching.